10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Shada. Remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Bang. Radiant team pick. Behold the Horn of Magnus. Arrête. And we are back, mga sir. Wait, sorry. And welcome back sa Quinix Bridge. And again, this is the coverage of ESO 1C Championships. Close qualifiers. Ayan ang ating laro. Game 3. Adroid Dota and Trust Gaming. Winner, mapupuntahan sa upper bracket match. The loser naman mamaya yan. For the decider at around, I don't know, 9 p.m. or so. Yon. Sumahan nyo kami. Kami ang mga magiging kaso nyo for this game. This is Pila. And this is KC. Yon. Okay, so balik tayo mga sir. Nasaan na yung viewers natin? Balik Oo, na tayo. Balik na tayo mga besi. Habang nandyan yung drop, gusto ko ulit yung ganun kanina yung usapan kung ano yung meron sa sip. Yung mga pagkain. Ano yung muna na nang binigay? Drop! Puso? So, ano lahat? Ano ulit? Ano yung... Puso. Puso. Pastil. Puso yung pronunciation. Mm-hmm. Puso. Pupuso. Puso. Ano pa? Tapos, ano yung inanong mo kanina? Yung parang mukhang chicken skin? Yung ba yun? Pungko? Pungko? Ano yun? Saan gawa yun? Ayan, saan ba gawa yan? Ano ba yan? Chicken skin? Karne? O parang pork? Parang yempo yan ah. Ay. Uy, napakasarap naman yun. Pungko, pungko. Napainom ako ng tubig. Hindi ako nagsusoft drinks eh. I only drink tea. Tandoy ice. Joke lang. Ito, pichel. Chicken probe. Naka! Pagkakasarap naman yan, mga sir! Ay! Ikaw, giliw. Kaon talaga. Karami. Ano sa inyo, karami? Karami. Pungko-pungko is parang siyang buffet. Hindi siya pagkain. Ah, okay. Chicharon, nakaw! Chicharon bulaklak! Yan lang ang gustong-gusto kong binibili at saka binireceive. Mm-hmm. And again, magandang hapon sa inyong lahat mga besi. Sa mga wala pang share, balik tayo dyan, ha? Yung gagawin natin, Adroid versus Trust Gaming, na force pa nga ng Trust Gaming yung medyo na game na to. Oo, game 2, dominated talaga. Ayos lang lang po yung matanda. Into a game 3. Medyo talagang hindi medyo talagang na-dominate nila yung game 3. Hindi nila binigyan ng chance na makabangon yung Adroid from but this time meron na naman silang Medusa. Medusa Magnus, di ba? It's a bit greedy for Adroid na kumuha sila ng ganito kasi parehas magfa-farm yung dalawang hero na yan. But si Magnus, tingin ko kailangan maging utility type na lang siya dito. Pwede pang ang iyan yan, Natsumi Magnus yan. Si Magnus. Pwede. Pwede yan! Si Mac na to? Pero Mac na sa tingin mo? Si Natsumi gumagamit ng Medusa lagi. Bagay. Tsaka safe kasi si Natsumi eh, no? Tingnan natin. Replay ba to? Hindi po. Sa sobrang live nito, itataas ko yung kanang kamay ko. Oh. Ayos ah. Ba't di mo pinitripan? Tapos dadaan sa airport. Ay! Wala! Wow! Wow! Kala ko tapos kasi ako tapos eh. I told you to relax and relaxation is the best policy. Medicine. Yan. Pero Uya, counter for Medusa is Nick's Assassin. Nick's Assassin since kukunin na nila. Taka, shoutout muna kay Yaha na nandyan, nanonood. Wala, hindi kakasya sa ito, Bis. Sa akin nga, hindi nakasya eh. Kung ano, ibibigay ko sana sa iyo eh. Shoutout kay Yaha na nandyan sa stream. May wala nga pansin yung ano mo, yung t-shirt mo. Bakit? Maganda naman, di ba? Kaso, yeah, sira kasi yung... Gusto mo maging, anong benefits mo pang naging, kaibigan mo ako? Kakain tayo lagi ng kakain. Mm-hmm.
Tapos dadaanan natin yung ano mo. May ano, may pangsalag sa ano. Saan? Hindi pala. Ano, tuloy mo. Sino na naman yung i-PM mo? Sisiraan mo na naman ako. PM ka, gusto mo? Sino? PM ka. Sino? Ano, PM ka. Sino? Haraani. Wala kang i-PM dahil wala naman talaga. No, isipin mo, sa sobrang tumal ng love life ko. Di ba yung iba, minamayday yung love life nila. Ako yung may utang sa akin yung gusto kong i-Mayday. Oh, bakit hindi? Pwede na yun ngayon. Uy, ito nga pala may utang pa sa akin. Mayday mo, flex mo lang yung may mga utang sa'yo. Mababa lang daw yung kilay ni Casey lang. Infinity Gaming ng Jensen. Ayan, shoutout sa'yo. Sabi ni Abigail Pamasyon. Mm-hmm. And uy, again, shoutout sa inyo lahat dyan. Guys, alam nyo na yung gagawin. Mm-hmm. Share nyo natin stream. Ayan, yan, yan. Dumadami na ulit tayo. Kanina, from 200, nagiging 400, 900. Hindi pa kasi game. Inaantay nilang magkaroon ng game eh. Casey, ang cute daw nung katabi mo. Ay, ano ba? Ay, ako ba? Reverend G.A. Amin, shoutout sa'yo. Ayan. And G.A. si James, parin James, and Jeff Isidro. Oh, Erickson Aguilar. Pero again, guys, draft ng MG Trust dito, medyo kinatatakutan ko yung Snapper and Slarder sa lane. Lane pa lang. And nakuha pa nila yung next assassin na pwedeng pang-counter dito sa Medusa and Pangolier. And pang-counter na rin siya sa Snapper. So, meaning... hindi na ganun mahihirapan yung Snapfire kasi every time na mag-mortimer's cases yung Snapfire, pag may next assassin sa kabila, makaka-arapace lang, diba? Mm-hmm. Ano pa kahihirap ng lagay? Hindi mapalagay, Pesi. Ay, naku naman! Mm-hmm. Faces Void for MG Trust Gaming. Dito, kita mo yung Snapfire and Faces Void combination. Kung magagawa nila dito. So, it's up to Bane kung paano dapat niya sa shutdown ng Faceless Void. And wala nang Wyvern din, ha? Oo. Pwede, well, ang last pick nila dito will be a support. Pwede sila mag-SD? Pwede rin nilang i-quattro yung, ano? Tama ba? 4-SD? Pwede nilang i-quattro yung, di, sa Android. Pwede nilang i-quattro yung Pangolier. Pero tingin ko, sumabagal. Yung mga tipong pang-save na lang, eh. Pero kasi, in a way, parang pan-setup din yung SD dito sa side ng NG Trust. So, depende na lang sa kanila yan. Brian Kulot, shoutout sa'yo na may sharer badge. Ikakas ba yung Dota Summit mamayang 12 a.m, Casey? Yes po, syempre naman, guys. Matik yan. Kakas lahat yan, lahat na. Sabi ko na sa inyo, kung gusto yan, mamaya. Makakita ng ano, ng mga Dota 2 coverage, eh dito yan, sa Kuya Nick page. So, wag yun ang palagpasin yan and mag-notify na kayo. Tide Hunter. So, DP. Grabe naman! Ang sakit ng lineup ng Trust dito! Paano kaya ako kukontrahin to ng ano? Ng Adroid? Hindi ko ma-figure out kung ano yung last pick nila kung they're going for a offlaner or they go for a position 4. Mm-hmm. Pagka pwede rin, hindi, mahina na rin yung Magnus offlane eh, no? Oo, oh, mahirap. Masyadong mahina sa lane yung Magnus pwede offlane pwede rin eh. Naman if... Pug na? Pwede. Kaso may Nyx kasi. Na-shutdown, Kunka, offlane? Kunka mid? Magnus 4! Ah, Magnus 4 na sila. Uy, minsan ko lang makita na may Magnus 4 ah. Oo. Pero ginagamit talaga ni Bumi yan, ever since. Oo, hello daw kay Celine. Sabi ni ano, sino ba yun? Dino Alma nun. Ayun. Mm-hmm. Shoutout sa'yo, sir. Mamaya po, opo, Fnatic versus Liquid po ang ating first match dun sa Dota Summit. Ayan, mamaya may coverage tayo yan, ha? Kompleto yan, kompleto sa Ricardo, sa apat na game po yan. Ha? And shoutout sa lahat. Share nyo yung stream natin, akyat na natin yan. 500, kanina nga, nag-1.5 tayo. Oo, eh. Basic lang yan sa basic atin. Basic na basic lang sa inyo yan, mga sir. Siyempre, pag na-share nyo na, eh ano na rin tayo. Suporta tayo sa, ano, sa ating pambato. Oh ha? My God! Bakit? Yaman ni Jack. Bakit? Jackie Chan, no? May ganun na siya, eh. May ganun pa siya. May ganun pa siya. Mura-mura lang yung ganito, eh. Mm-hmm. Yung dito? Red Maria yan, lang, eh. Maria lang yan. May gem lang yan. Meron ako yan, eh. Gusto mabigay ko sa'yo? Iba yan. Baliw. Iba yan. Para kang baliw. Hindi yan yung may gem. Hindi. Akala ko may... Ang sinasabi ko, yun, hindi ba yun yung may gem? Pero yung sinasabi mo, meron ako nun, hindi ko naman ginagamit. Bigay ko sa'yo. Lu. Hindi naman ako nagpe-faceless boy, hindi naman ako nag-carry. Paniwala sa'yo. Ah, sige, bahala ka.
Bigay mo na. Nag-open ako, ha? Give mo na. Nag-open ako. Give mo na. Teka lang, ha? Wala ng trade link. Bahala ka. Pero ito na. Simulan na natin ang mga... Ang mga bakbakang ito. Manalo. Siya ang mananalo. At kung sinong matalo, siyang talo. Yun na nga. For the side... Explanation. For the side of Trust Gaming. Ayan. On the Radiant side. Boombell sa kanyang Snapper. Q sa kanyang Nyx Assassin. Fearless Forest Death Prophet. Masaros sa kanyang Slardar. Walang kasawa-sawa kay Panget. And Jackie for his Faceless Forest. Sa side naman ng Adroid, we have Magnus. Gagamitin ni Bumi. Mac on Kongkabok on Pangolier, CML on Bane, and Natsumi once again para sa kanyang Magnus. Oo nga, ano, Warren. Crimson niya. Meron nga ako niyan. Meron ako niyan. Nakuha ko yan eh. Eh, bahala ka, diwag. Anong pangalan mo? Meron ako niyan. Yung Bracer. Pero akala hindi red. Meron niya ako niyang Crimson. Anong kasi pangalan mo sa kasi ang iniisip ko na tinitingnan ang mo, yung balikat. Yung pala, yung Bracer. Meron ako niyan. I mean, yung balikat lang... nga. I mean, yung ganito nga. Balikat. 20k nga, yan. Crimson niya. Meron niya ako nun. So, wala lang ako may sape yun. Wow, ah. Kanina, in-offer ko sa'yo. Bahala ka. Lu, hindi ko naman alam eh. Ulit mo, ayaw mo akong pakinggan. Bahala ka. Nagbago na isip ko. I changed my mind. It's double time. Oh, sige. Harawin ko yan. Sige. Ano na yun? And eto na. Uy! Si Kuya Bumi, mabibigyan ng tatlo agad dito. B, nanatang pangalan Scott Blast and First Blood. Makukuha yan. Masarap. Casey, may live pa na mamaya. Ang aga, ha? Depende, mga lords. So, papahinga muna tayo. And then, pwede. Mm-mm. Live. Pero kasi mostly... Ayan, mostly... Pinoy Pinky. Ah, meron kang ano ah. Ang dami nagtatanong. Hindi ako masyado nagdodota ngayon sa stream ko. Nagdi-detox muna tayo sa ano. Kasi, syempre, yung ano lang eh. Syempre, yung hindi kami kasali. Nakakalungkot na din kasi kami kasali sa Civil War. So, pagpasensyahan nyo na muna kung iba yung nilalaro natin. Pero, pag season 5, best. Ito na. Okay. Nakapamiss lang ako. Pero uy, again na, ang aga na ako ng First Blood ng MG Trust dito. Si Masaros to naman once again with that Faceless Void. Yan, tama si Jan Prometa. I mean, with that Slardar. Oo, dapat makakanood ka nung First Blood. Tapos, di ba, random yun. Nakadali ako niyan sa email ko. You don't trust me anymore? I thought we're friends with beneficials. Oo, oh, ito nga, oh. My friendship comes with benefits. Ulit mo eh. Mahala ka. Nag-opera ko sa'yo. Ayaw mo. Diwak. I don't trust you. Si Boss Francis Mohan. Shoutout ulit. From Altar Kicks, Manila. Uy, Francis Kiko. Hello po. Or MNL. 45. MNL? 48. Iba yun eh. Pumuputok pala yung 45. Oo, oh, iba rin yung 48. Sila kulin yun. Ayaw. Yung BNK 48, nakita ko yun nung editor league. Ako naman, hindi ko sila na-intend. Nandun ako sa Thailand. Ganun. Ay, Bumi! Mabibigyan na naman dito with the impale! Naku, mukhang maso-solo kill ata ni Kuya QQQ. Ay, tingnan mo yung Korean. Ang gugulo pa, oh. Pag kayo, dalawa kayo nabigyan yan. Naku! Binablock na yung courier. Para hindi mamatay. Siya naman yung namatay. Hey, take me. Instead of my courier, take me. Take my life instead. Dance group lang, boss pila. Hindi, napanood ko talaga yun sa Dance Thailand. Oh. May video kami noong February. Nagaganon ako sa fans. Dami nila eh. Live po ito. Sa sobrang live nito, tataas ko ang aking kanang kamay. At ilalagay ko sa kanang side ng screen. Yan. Galing. Makaabang, ha? Oh, galing ka nga dyan. Lodgepie. Pero, Bumi again. Bumi na. Napapayapapan si Kuya Bumi. Free games nakuha ng MG Trust yung Slardar. Noong una, position 4 siya. Ngayon naman, position 3. So, pag if ever na maalanganin sa early itong Adroid, alam mo na kung sino may salarin. Crazy. Pero, Fearless. Tingnan natin kung... Living and up to his name. One of the best heroes naman na ginagamit yan ni Mac ngayon, kung ka. So, yes. Tama ka dyan. Hindi na mawala rin yun, no? Gusto ko yan nung dati, nung nakapag-grind sa China. Yan at saka Shadow Shaman.
5 shaman, 4 kun ka. Shadow shaman. Sobrang taas ng, ano, ng kill rate ng ganun lineup. Kaya, personally, naging na Japanese communication sakit. Pero, op, inangatanga ng torrent. Dito, si Fearless, at yun, Japanese ang bigla. Pero ito, tamang tulog ko muna, boom bell. Tinam, uy, sakto-sakto naman yung, ano, no, yung swish barrel. Pero this time, sila yung nakakuha ng ano, ah. Sila yung nakakuha dito ng Bane Elemental. So, it's up to CML kung paano niya masyashutdown ang Faceless Void dito. Mamaya, kailangan i-focus niya yung grip dyan kay Faceless Void. Oo. Kailangan yung katulad nung ano, ginawa sa kanila nung first game, no? Ganun yung ginawa nga sa kanila. Pero Bumi, ginawa ang fishbowl dito. Si Kuya Q, oh! Meron pang kasamang tower hit yun, pero Natsumi hindi aabot yung kanyang mga right click damage. So, still alive yung Salagin to. Sala. Ayan. Sige, Jari Chan, ha? Maganda rin yung laning niyo dun. Pero dito, Spirit Siphon. Wala lang, casual lang magiging mangyari dyan. Walang magkakapatayan dyan kasi Death Prophet and Kungka. Ay! Pinakain ng Kungi, patikin naman ako niyan. Pero si ML, just walk it off. Ano natin, hinahabol siya dito pag ni Jackie. Pag nag-push ka, patay ka. Oo, pag nag-time lock. Sino ba yung laro niyo natin, yung time lock lords? Si ano? Yung laro yun, no? Tatlo, dalawa, grabe nga, no? Nalimutan ko na eh. Oo, basta yung may time lock lords doon, no? Pero ito, dalawa ang nakuha ng MG. I think tatlo pa nga. Naku, hindi yan maganda para sa side nila. MG na yung nasigaw dun sa ano. Casey! Saan? Uy! Uy! Dave Jerome! Sinigawan din. Sinigawan din eh, no? Sinigaw din pala. Mukhang tahimik ang ano natin, no force of engagement. Spirit Siphon again for dito kay Death Prophet. And yun sinasabi ko kanina yung task ng killing potential ng Shadow Shaman. No? May X, may tali, makatakbo ka, may X. Iaangat ka ng torrent. Pero again, Bumi. Naku, hindi na maganda to. Pag nagkataon, pangatlo na to. Napakagandang impel to block him off. And Masaros. Again, yung pangit makakapatay. While dito naman sa bottom lane, yung nandalabas ng Termano Scatter Blast. And Jackie, tinaymok lang yung kanyang damage. Naku. Magawa. Uy, thank you, Duke Jasper, sa pag-notify. Notify, what's up, Ketchup? What's up, Ketchup? And X marks the spot. Inangat. Tuhog. Oh! Bumuelo. Tumama pa din, ah. Pero si Fearless, masyadong makuna. Shockwave. Masyadong makuna si Fearless dito para i-go. Kaya tingin ko, dapat mag-stack na lang na mag-stack kasi yung gagawin talaga ng Magnus dito. Kaya siya nag-Magnus 4. Pero si Q dito, nakita niya, naspotan niya na maraming stacks dito. So, guguluhin niya ng guguluhin niya. Oo. Pero, bakit meron dyan? Ay, pala, may nag-stop pala. Kiko Martin! Shoutout sa'yo! Grabe ka nga dun. Kiko Martin. Magkakamanoy ko sana. Coco Martin. Si Kiko pala to. Si Kiko. Tamang ano ka nga dyan. Kung may Coco Martin, may Kiko Martin. Tamang ano ka nga dyan. Anong tawag dun? Second rate, trying hard, Kobe Candy. Shoutout sa'yo. At saka si Ian Carl Ambrosio from Singapore. Ayan. Nakita na ang kasama natin yan doon. Mga tropa natin yan. Tropa from SG, lumipad pa talaga para pero lang. Pero medyo, tahimik yung laban natin ngayon dito. Since may Medusa na naman nga, so anticipated natin na magpa-farm. Mag-farm and hahapitin na Natsumi kanyang... Oo, pero may ghost ship ako naririnig doon sa may middle lane na ata yun. Ako. Pero ayaw nung camera mo, hindi wag. Sige. Nakafocus siya kay Natsumi dito, tsaka may ward na rin. So, kailangan nilang i-deward. Si Andres, si Masaros, andito na. Mabibiktima nga naman yung pag-ibig dito. Again, that smash! Woo! Dumidikit! Grabe naman si ano dito, Masaros. Tatlong game, maganda yung performance niya para sa akin, ha? Ang hirap naman ang lagay ni ano. Ni... sino to? Yung katapat ng Slaughter. And na-push na nga nila yung bot, yung top lane. Early in the game, 8 minutes. Kasi papunta ka ako sa ito. Yung? Si Mac dito, medyo maganda yung laning phases sa ngayon. Pag kailangan niyang kumuha, tingin ko ng ano eh, maagang vessel.
Pa-escape na rin ako. Pa-pendant rin. Siya yung pwedeng maging vessel holder dito. Pero bumote siya dito. And again, another kill! Titors pa nga yun, pero Kunka will be forced to react. Nastun siya because of the carapace. Pero Bumi is here as well. Na-shockwave, nahihigop. One more right click. Kaya mo na yan eh. Ay! Hindi niya na pinalo. Hindi niya na ipalo. Gumano na eh. Oo, bumuelo na yung Tide Hunter eh. And patay din. Another hand si Jack. Si ano dun, Pangolier. Tingin ko nakakumit yung ano dun. Krono? Ay, hindi. Boy. Hindi pa rin. Natamaan ang kukuli lang siguro. Tapos nagpagbabash. Baka dugas, ha? Let's see. Mukhang ito na naman na... Uy, time block pass. Nagpo-proc. Kaya nga, level 3 na rin kasi dito yung time lock. So. Kuya Medusa, kamusta naman? Kuya Natsumi. Natsumi na naman dito. Nakarely yung Team Adroid kung paano ipapanalo tong game na to. Ah. Ang hirap nito kasi nga, nag-ahantig lang ng away yung... And kakabuhay lang ni Book na matay ulit sa bottom lane. Oo, naabangan na naman siya dun. Mm-hmm. At parang pati... Tinatamad ata yung obs natin. Hindi ko alam dyan ang tutuloy. Hirap naman o. Hirap ng lagay. Natutulog ang ating, ating one. And kukuha pa sila dito ng, outpost. Mm-hmm. Pero nakakuha naman. Ay, dito. Oo, dalawa nga. Ayan. So talagang nape-pressure na naman nila. Nape-pressure na naman ng, NG Trust. Hindi nila talaga binaman is. Instead, binan nila yung Winter Wyvern. O, dapat sila alam yung binaman nila dito eh. Pati Bounty Runes. Naku, hindi maganda to para sa side ng Team Android, ha? Let's see. Delikado! Mm-hmm. Ang ating mga, ang ating mga Shibu Pride. Mm-hmm. Pero pag ha, whoever lose this match will be playing on the dead side. Which is mamayang gabi alas 9. Pero Mac, again with the Spirit Siphon, pinakain pa ng Cookie and Mac. Mabubuhay ba? Tumahan siya sa Scatter Blast. And yes, he'll go down. Na ipapangang exorcism dito. Box with the Rolling Thunder. Sige, sagasa lang ng sagasa. Wala pa ng swashbucket to. Si Spirit Siphon, ayun na, nakapag-swashbucket pero hindi pa rin yung sapat. Impale will hit. Ang dami na nag-react dito for the side of Android. Apat na sila. And Fearless, naka-double kill pa nga. Medyo napapangiwi ako sa nangyayari na nga sa Android dito ngayon. At ako, yung pangit! Yung Slaughter! Lifting kasi, Made at Profit kasi, yung kita mo naman na gamit nila ng maayos sa exorcism. Pero pwede, since buhay na agad si Mac, pwedeng ma-defend nila to. Pero too late, tatay. Pinipilit ang bully ni Mac, agipin yung sana ng Tidebringer niya eh. Naku po. Napilitan pa silang i-deny. Saka ka, even si Natsumi dito na fa-force mag-react sa ginagawa ng NG Trust. So, parang ganun na naman. Katulad ng just like yung game number 1 and 2, ganito na naman yung early ng Adroid. But, to think na game number 1, nahirapan sila early pero na-hold nila nila. So, ganun lang dapat talaga ulit yung gawin ng ng Adroid. And kailangan nila ng vessel talaga. Ay, ayun nga. Mag-vessel nga si Kunga. Kita mo naman. Siya lang yung pwedeng magbigay ng early vessel dito na maraming pwedeng ma-shutdown katulad ni... Uy! Pero natin... Ang sakit yan, be! Ay, sino? The combo! Luto ang isda. Kinumit yung kinumit agad yung... Pritong Medusa yung nangyari. Medusa and Faceless Void and that Mortimer Skeezes. And that's Scatter Blast! Sabugan laman! Kuya Bumi! Mm-hmm. Naku po! First 10 kills, nakuha na nga yun ang side ng Sure pa tayo talaga eh! Kasi ni Uy! Masaras, mabuhay pa nga ata! Pero hindi na nakahayang mabuhay yan! Makulit ka, patay din ang isda! Ayan talaga, isda! Medusa din eh! Isda yan! Anong klaseng isda yan? Karpangus! Akala ko babae ka na kaganoon. Ha? Hindi. Nako! Ibig sabihin, may nag-iisip sa'yo yung injury. Ganun ba yun? Delikado. Matay. Loko ka. Pero, ay! Naka-INB yan, Naku! Sakit ko pa ng lagay nito. Kailangan na rin nila dito. Pati OBS, meron na. Oy, RJ Tambalo, thank you for sharing the stream. And si DJ, thank you for the 30 stars. Yeah.
Mask of Madness, already completed. Ahas pala si Medusa. Oo, ahas yan eh. Sorry na. Sabi ko sa iyo. Alam ko isda. Nago na kasi. Though naga-raise yan ang alam ko, based dun sa Warcraft lore. Pero ito na naman, ang Trust Gaming, pinakain ng cookie si Babe. Shinotgun sa mukha. Natanggal yung mukha dito ni ano? Kuya si Emil. Baktay. Grabe, kill after kill, after kill. After kill? After kill. After kill? Oo. Pero habang wala masyadong engagement, Dota Summit 12, later. And speaking of 12, mamaya yan. Mamaya na yan, mga besties. 12 midnight. Uh-huh. And, anong natin yung mag-compete dyan sa ating Dota Summit 12? EG, Fnatic, OG, Seed, Liquid, Thunder, Predator, and C9. Thunder. Bakit ba? Sa akin niya lang nalaman na Medusa. Isda. Si Naga? Naga siren ba? Is isda? What kind of fish? Ah! Si Naga pala yung naiisip ko. Oh. Kaya ako nasabing isda. So, Warcraft lore si Naga yun. Tulog. Kasi renaise ni Terra. Oo! Renaise ni Illidan Stormwrake yung Naga from the depths. Kasama dun si Slavdar. Ano pangalan? Nina. Illidan? Si Illidan. Ah, doon pala nakuha ni Illidan yung ano niya. Si Illidan, yung original na Terrorblade, yung next four. Hindi kasi si may ano, si Anti-Mage. I mean, meron kasi akong idol na player sa Dota, si Illidan. Si Illidan Stormage talaga yung pangalan niya. Pero uy, namatay na naman. Nagkakalat ng ano ah. Subok. No littering there. Hey, no ano, no spitting on the grave. No? Hindi ko na ba yun? Pero oy, X marks the spot. So, sa sarili lang ata yun eh. Ay! RP, kinumit na nga dito kay Jackie. May kasama pa ang pinscript doon sa may tori pero nakagalaw pa siya. Ay! Pag-ibig na itime mo kayong damage, meron makasama ang dilation. Pero, tulog na. Yun. Next match na shot dito. Naku, ay masaros. Na walang mana, walang HP. Patay na naman yung hahas na dating tebulat. May kasama pang snapper cookie dito. Patay na naman. Stump na naman yung early nila. Nasagasaan ata. Oo, iwi na lang talaga yung masasabi mo dito eh. Kasi 3 games na silang ano, nag-strat ng ganitong klaseng. I don't know if intended ba ng Adroid na talagang ipakita yung ganitong klaseng strategy. But, ang masasabi ko lang, hindi nagiging effective yung strategy nila sa ginagawa ng MG Trust na yun. And Bok popping up his Rolling Thunder. Wala. Oh, parang masakir nga. Tingnan natin to. Di pa tapos yan, mga sir. Parang minamasakir sila in no particular order. Buti na lang hindi umabot yung cookie. Pero da, ano ha? Yung Chronosphere, umabot. Pero parang patay si Kuya Mac. Patay nga. O go audition, pa isa-isa. Tamang pila nga sila dyan. Shoutout sa'yo dyan. Nakauwi lang daw. Galing trabaho. Uy. Pero let's see kung paano masusolusyonan ng Android to. Aha. And again, sabi ko nga guys, massacre in no particular order yung ginagawa dito ng MG Trust ngayon. Troy, paano sila makakabangon dito sa massacre na ginagawa ng MG? At ito pa, pumupunta sila dito. Objectives, basically. Dead Prophet eh. Madaan lang natin nakikita ang Dead Prophet. Pero for me, hindi naman pinahina ang Dead Prophet. Hindi rin pinalakas. Pero stable pa rin siya. Baga, Dead Prophet, isa sa mga mid heroes na pwede mo talaga siyang pabayaan sa middle lane because of the Spirit Siphon. Diba? Masyado siyang makunat eh. Masyado siyang makunat para sa mid lane. Just like EK, ganyan. Mahirap siya i-go. Pero ito ang ating standing. May nag-request eh. Ayan po. Yan. 2-0 si Q. Maganda yung rotation sa dito. Fearless 4-0. Masaros 4-1. And si Jackie naman 2-0. Talagang wala pa. Hindi pa talaga. Si Bok dito napahirapan siya ng sobra dito sa bottom lane. Same as Bumi. No? Si Natsumi din eh. 0-2-0 siya eh. Hindi maganda. Talagang wala silang teamfight na naipapanalo pa sa ngayon. Kasi position 4 Magnus, madalang na rin natin nakikita yung position 4 Magnus eh. Dinamahan pa ng impale and mana burn. Pero si Emel, anak po Kuya Bok! Patay na naman si Kuya Bok. May na-X-mark sa spot, pero yun lang yun eh. Grabe, 17-11 kay Gold Lead, 18 minutes. Parang lumalabas, 1 point something per kill. Yep. 1 point something kill per minute. Mm-hmm. Medyo nangyayari sila dito. Hindi naging effective yung Magnus 4 nila ngayon. MVP yung pangit, tama si ano.
Paring Jay. Masaros talaga. Game 1, game 2, game 3. Oo. Grabe si pangit dito, no? Grabe man pressure ng lane. Well, yung mga... I mean, Masaros, yung starter. Ay, hindi yung mga heroes din kasi ng Adroid dito. Hindi ganun kalalakas sa laning phase. No. Kaya sila nangyayari. Sibok na naman. Oo, oh, maiibig nga sa gitna ng labanan dito. Napapa yung smoke kay Mac. Ayun, kita nung ano, gilo. Pero kita mo naman dito. 18 minutes into the game, dalawang tier 2 tower na tagalan na. Ay! Grabe naman yun, yung kay, ano po, Mortimer's Kisses sa Silence pa. Oh my God. Si Boom hindi pa nakabitaw ng reverse polarity. Oo. And wala na rin sila. Naku, pwede sila yung my ground dito. Nag-link dito. Yung pangit na rito, may grip. Pero naka-chronosphere pa nga sa dalawa. Si Kuya Jackie. Pero ito na, kahit pa paano, bumabawa si Natsumi. Nakakapatay siya dito. Pero nakaka-double kill na nga yung faceless void. Early kung early talaga yung gagawin nila dito. Pero napak na rin yung Aegis dito. Pero na may exorcism eh. So pwede ba silang gumawa? Oo. And patay din. Patay din. Sinahin ng Mumu. Triple kill. Napag-itrip pa ng mga Mumu. Maaga atang e-exit yung Adroid dito ngayon, ha? Eh, yun naman tumutunog. Sa'y gawa ka naman. Oo, ano nga yung tapos. Pag ikaw gumawa, mukhang ano eh. Bat soup. Maraming bat. Ayaw nga, no? Kung nga'y bat soup. At yun. Hindi talaga hindi na dapat ano eh, kailangan mag-improvise na ng nila, Adroid ng ibang nila. Dito. Alam nilang may sumusunod. Kailangan mag-improvise ng Adroid ng ibang strategy dito kasi hindi na gumagana sa MG Trust tong ano nila, for protect one nila. Oo, pero ito, uy, RP, kinumit na. Wala silang follow-up dyan, hindi kasi wala naman eh. Grabe, sumasabog yung buwan dito, yung Adroid ngayon ah. I don't know if this is intended or talagang sobrang ganda lang ng performance ng MG Trust ngayon. Tingin ko draft, hindi dapat Winter Wyvern yung pinigilan nila eh. Oh. Dapat tinanggalan nila sila ng Slardar. Dapat oh, yung Slardar. Kaya nga napakamot ako kanina. Ang dami rin kasi talagang ano, heroes dito ni Fearless. Diba? Yung pangalawa ng MG iba, no? Siya. Oh, ano ngayon naman, Dead Prophet. Kanina ay... Ember? Matandaan pero yung panalo nila ay ano siya MK yung talo nila Ember nga ba o Kulka basta iba't ibang hero siya ng 1 to 3 tama oo pero ito 21 minutes tingnan natin parang napansin ko kasi greedy yung Medusa mami for Adroid oo pero Spooky will not hit pero pagbagsak Dang na pilayan si Kuya Mac. 45 seconds. Sa captain has fallen talaga. Oh. Nayari si ano, si Jack Sparrow. Meron pang Rosy Grace. Grabe yung Slardar pick talaga. Grabe talaga. Then, tsaka yung Dead Prophet, hindi inaasahan din na Adroit na. Ah, silencer daw, sabi ni Jeric Malumba. Silencer. Thank you. Hindi inaasahan ng ano, hindi inaasahan ng Adroit na pwedeng pumick ng Dead Prophet. At this meta, itong MG Trust at nagiging ethic. That is the beauty of a large hero pool. Sabi nga. And eto na nga yung mga lumilipad na ano. Kung hey, Batsu. Na-outplay sila eh. Yun yung totoo. Na-outplay yung other dito sa ngayon ng MG Trust. Maganda yung pinapakita talaga ng MG Trust dito sa ngayon. Wala. Umaga, less errors yung nakikita ko dito. Walang masyado na pipick off. Napaka-disiplinado ng MG Trust. So, Adroid, kailangan nilang gumawa ng paraan para mabawi yung nila, yung 17k gold lead na yan. Kasi, Medusa pa rin naman yan eh. Pwede pa rin na bumawi. Isang magandang reverse lang. O kahit hindi nga isa eh. Kailangan marami silang reverse na magagandang bitaw talaga. Pero dagger na rin. Dagger na rin eh. Ang mano dito, sabi nila pwedeng pagod na. Guys, hindi pa pwedeng pagod dahil if you guys lose dito sa larong to, maglalabo pa kayo ng decider mamaya ng alas 9. At saka hindi. Dapat yung mga ganong klaseng factor, ano na eh, parang kaya nang lagpasan ng mga pro player kasi grabe na sa qualifiers, di ba? Parang sino yun? Parang sino ba yun? 3, 4, 5, 6 games? Kung tama ako. Wait lang. Sino yung... Sino yung nag... Si Adroid ata? Hindi. Sila Winter. Yung nag-11 games? 11 games. Yung all the way from lower bracket? Oh.
Diba? Ilang matches 11 yun? 11 games. Ayun, MISGAU. 11 straight games. Kasi isang galing sila dun sa unang base of 3. Tapos may base of 3 uli. Doon talaga mapapainin ka. And they managed to tapos win though, ah. Oo, tapos nag-base of 5 pa. I mean, they managed to win the other games. Kasi straight 11 games sila eh. Pero talo sila dun sa pinakadulo. Pero syempre, sobrang ano may overfatigue. Ano ba nakalaban nila nun? Fanatic ata? Fanatic. Pero munti ka na yung Fanatic doon. 2-3 yung score nila. Base of 5 din eh. Wala ko yun. Wait. Hindi ko matanda ko sino yung nagkasamang nag... Basta parang ako yung nag-cash nung isa sa mga game na yun. Pero hindi ako dun sa best of 5. Ako, ako. Kaminalo. Yun yung debut ko ng ano yun. Ng cast. Facebook. Debut ng cast ko. Sa Facebook o sa Nemo? Sa Nemo ba? Hindi, post pa kata kayo nun, no? Hindi naman ako na yung Nemo si ano, si Nemo kami nila siya ulit. Ay, oo nga, seryoso! Ano ba yun? Seryoso, oo, yun yung unang cast ko. Power of MYSG. Anyway. Wala lang, wala dito lang. Dito na tayo sa ano. Tumatrobak lang, Ang point namin doon, kung ano man, kung well, nakailang games na yung ano, hindi dapat sila magpatalo sa pagod, di ba? If ever na... Pagod lang yan, adroit tayo. Pero eto na. Dem, ano lang talaga, maganda yung performance dito ng MB Trust. And hindi nagana sa kanila yung protect 1 na strategy. Eto na nga, bumabakpak na nga sila ngayon. Nakakuha na nila si Joel. Set of rocks na lang. And Bokuy, tumama pa nga siya dun sa ano. Uy, may BKB! Pero kapag BKB pa ako mag-rip! Drone, no spear sa dalawa. May spirit siphon pa. May exorcism pa. Grabe naman talaga. Kinakain na sila ng mumu. Oo. Kinain na nga ng mumu na sumunod go down. People kill para kay Fearless. Eto na yun. Kailangan nila itawag to. Wala na talagang solusyon dito sa ginagawa ng MG Trust. And congratulations MG Trust for taking our series. Grabe with the comeback. Na-turn na roon pa nga eh. Kasi kung sino yung manalo ng game 2, for example, game 3, mas malaki yung momentum nila or yung ano nila. Galing ka sa panalo eh. Galing ka sa panalo. Yung confidence nila, nabawi nila eh. So, motivate. Motivate pala yun, no? Motivate Trust Gaming Victory. Yung, motivate Trust Gaming, yung ating panalo sa series. So, Adroit dito, pupunta sila mamaya sa... Decider match. Kung sino yung natalo? Reality Reef? Reality Reef versus Army Geniuses. Kung sinong manalo doon, will face Team Adroit. Mm-hmm. Yan. So, tingin ko talaga ang naging problema sila dito. Na-outplay sila nito nung Game 3. Kasi sobrang basang-basa na ng Motivate Trust kung ano yung gagawin dito ng Adroit. And then, in a way, yung Magnus and then Natsumi. Orbifex sila eh. Orbifex yung dalawang hero na yan, Fermi. Kasi masyadong greedy. Okay lang sana kung mid... yung Magnus, pero siguro in-adjust na lang din nila. Kasi iniisip ko nga, kung mag-mid yung Magnus, masyado nang greedy. Kasi mag-farm at mag-farm parang din yung Magnus. Not unless bubuo siya ng, for example, dagger, yules, the old meta na ginagawa sa Magnus, di ba? Or kaya, i-offlane nila dito and pinosfer nila yung, ano, yung Pangolier. Pero, again, Motivate Trust, na-check na yung other dito eh. So, yun yung nangyari sa ating game. So, kapabakit ito ha, yung Trust Gaming, waiting lang sila. So, maganda yung tayo sila. Dalawang linggo antayin nila. Antayin pa nila matapos yung majors. Pero at least may pahinga sila, di ba? Oo. So, yun ang ating kwento. Pero mamaya, mga tropa natin si Buano, meron pa itong laro. Third game yun. So, roughly around 9. Kasi, Army Geniuses and Reality Rift. Ikakast yan na ako yan susunod. Mm-hmm. Alright? So, quick shoutout sa lahat ng nandiyan. Yan si John. Si Dino Almanon, Franz Bermudo. Yan, shoutout sa'yo. Tsaka si Ezra Villacarlos. Shoutout sa inyo lahat, mga Bessie Wops. Si Ejoge Sharuap, Cleopas. Yan. Archie Tambalo. Yan. Okay? So, pahinga muna tayo, mga sir. Pero bago kami umalis, syempre, guys, don't forget ang ating mga sponsor, Lootbet. Yan, loot.bet. Gamitin yung ating code Lupon to double your winnings. Tapos, syempre, ang items nyo, let's bet, fast, safe, and secured. Alright? Buy, sell, pwede dyan. Just PM the page. Tapos, Dota, ako yung YouTube background. Yun, nalaglag. Oh my God, sorry. Dota 2 Hunt. Escape.
Yan, Dota 2-1 ta for flip. Ayan. So, I think we're all good. Kami ni Casey, follow nyo na lang kami sa aming mga social media pages. Yeah, fb.gg/caseylinwxc. Mm-hmm. I am streaming Dota 2 and Apex. Hmm? Nakita lang ako naka-usli. Ano yun? Kasi parang na tayo. Hoy, umuunti, umuunti na yan. Umuunti na aking bilbel. At sa akin naman, FBGG na rin the plan. Pero mamaya pa yan. Hanggang dito pa ako hanggang mamaya. Alright? Mm-hmm. But for now, kami ang mga naging caster nyo. This is Milaj. And this is Casey. And magpapaalam muna kami. Ako exit. Babalik mamaya. Ito. Exit na po, sir.